Muta ko ah. Sige, Heza, yung alalay ni Elisha na lagyan ng ketok, no? So, si Doeg, sinabi ni Doeg, ito yung, ano, ito yung alaman ni David. Okay, si David ay tumatakbo kay Absalom, di ba? Tapos, nagtago siya doon kay Ahimelek, yung priest. Okay, kakampi niya yung priest, pinakain siya, okay? Kasi nakita siya ni Doeg. At si Doeg ay parang idumite ba yan, no? Edomite, di ba? So, kaya nandun siya sa Israel. Nakita niya ngayon si David kasi di mo maaari yan eh. Kita mo yung mga soldiers. Ang ginawa niya, hinahabol sila ni Saul, tinuro niya. Itong priest, pinakain niya yan. Anong gagawin ni Saul ngayon doon sa priest? Pinakain. At actually, hindi nga siya patayin, si Doeg ang pumatay. So, loko-loko yan, man. Pero ba't tawag nila kay Jesus Doeg kasi galit sila kay Jesus basically kung anong masabi nila ang masama. Okay? So, ito yung sinabi nila, he deserved to die. Alam niyo naman, pinapako nila si Jesus. Sabi niya, bahala siya. Deserve niya yun. Dapat lang mamatay siya. Hindi sila nahihiya na sila yung pinatay nila si Jesus. They're proud, pero minsan dinidinay nila. Ganun yan eh. So, pag mayabang sila, aamin nila, pagyayabang pa nila. Pero minsan, pag medyo malakas yung Christianity sa ibang lugar, wala, dito sila, hindi naman namin pumatay eh. Yung mga Romans. Eh sila nga yung nag-insight sa mga Romans. At si Pilato, gusto na siyang palayain, di ba? Naalala niyo? Ano? Wala nang kasalanan to eh. Hindi ka kaibigan ni Caesar. Kung di yung pinapaas, sige na, patayin na nga natin. So sila nagpapatay. Narinig nga natin sa Bible. Sa Acts, hindi, sa Thessalonians 2:15. Okay. For ye brethren became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus, for all we also have suffered like things of your own countrymen, sini own countrymen nila, even as they have of the Jews. Yung mga Kristiyano ay pinipersecute ng mga Jews, tapos colon, at sino ba itong mga Hudyo, who both killed the Lord Jesus and their own prophets. So itong mga Hudyo, pinatay nila si Jesus, pati yung mga prophet nila, pinatay nila yun eh. Sino mga pinatay nila? Lahat. Lahat ng prophet. Ang kaya nilang patayin, si Jeremiah, hindi nilang patay. Pero lahat yun, si Isaiah, si Elijah, hindi rin nilang patay eh. Pero yung pinapatay nila yung mga propeta nila. Tama ba yun? No, siyempre hindi. Kaya nga sinugod yung propeta sa kanila para warning yan sila, turuan sila. Pinatay nila. Anong klaseng tao yan? Okay? At si Jesus mismo, pinatay nila. So, kasabi dyan, and they please not God and contrary to all men. Ibang klase itong mga to. Ibang level ng pagka-wicked. Okay? Gaya ang tao nila. Ano pa? Blasphemer daw si Jesus, idolater, at nasa impyerno na si Jesus ngayon. Okay, at dinidescribe pa nila na sa ano, mabaho daw. Mabaho naman talaga yung impyerno, pero wala si Jesus doon, di ba? Okay, natutuwa na ba kayo sa mga Diyo? Eh, sabi ng Baptist preacher na ano, di ba? Kapat, hindi totoo yun. Kahit Baptist yan, naloko yan, na-brainwash yan. Amen? So, basically, the Jews hate the Lord Jesus so much. Sana makakuha niya yan, okay? Kaya okay, magtataka, sabi nga sa inyo sa Israel, pag binanggit mo yung pangalan na yan, dumudura lalo yung mga fanatic sa kanila, yung mga... Kita nga natin yung mga Hudyo. Okay. Wala doon niya ako. Ito. Ang ating mga itsura itong mga ito. Ay! Ito.
Okay, ito may mga audio. May... Again, di lahat ha. Ito yung mga medyo... fanatic. Alam mo pa yung tawag. Has... ito yung mga talagang deboto. Okay? Ano yan? Ewan ko. Caldero. May upuan sa... Hindi, parang ano yan? Hindi, parang ano yan? Props yan, props. Parang hat. Siya. Okay, hindi natin mo dyan ganyan. Mayan, banta natin yan. So, yung ibang mo dyan, hindi naman ganyan. No? Nakakundinari naman. Okay? So, pero galit na galit sila kay Jesus. Okay, summarize ulit natin na. They don't believe the Bible. Sa palagay nila, tinanong ko yung mga rabay, ha? Maniniwala kami din. Genesis. Yung the flood. Global flood. Sinaniwala doon. Ano pa? Actually, lahat eh. Moses. Nangyari pa talaga yan. Again, yung iba naniniwala. Yung iba, yung tinanong sa film, hindi. Ay, yung tuli, sigurado naniniwala sila dyan, di ba? Kasi sila yan eh. Hindi rin. So, tinanong yung rabay ngayon, kung ano, may matanda na. Tutuliin ba nila yun? Masyado namang ano, di ba? Ang ginagawa daw nila, tinutusok lang nila. Tsuk! Pag may lumabas na dugo, okay na yun. Okay na. Symbolism lang naman yan. Hindi sila iniwala sa Bible. Okay? So, actually, yung ibang mga rabay pang ha, pag inausap mo, parang mga humanist. Actually, may mga humanist na rabay. May sabihin nun, mga hindi maka-Diyos. Kung ano yung komportable sa kanila ngayon, yun lang paniniwalaan nila. Ang mga atheist. Okay? Ito yung binasa natin kanina, John 5. Hindi. Ganyan yun, no? Oo nga, ito na yun. So, di sila niniwala sa kay Jesus, di sila niniwala kay Moses, di niniwala sa Old Testament. Ano pinaniniwalaan nila? Ewan ko. Yun nga, yung mga religion ng mga rabay. Talmud. At yung iba, actually, marami sa akin, di rin niniwala doon. Ano lang, gusto lang nila yung benefits ng Israel. Ba't sa akin lang? At sinabi pa doon, only for children. Niniwala ko ba sa langit? Yeah. Ayun, sinasabi natin sa mga bata. Kasi, nawala na si tatay niya. Nasa na si tatay? Nasabi ko sa mga bata, nasa langit na siya. Yun ang sinabi ng mga rabay. Paano yun? Diba? So again, isa-isa lang natin, hindi sila katulad ng sinasabi ng iba. Yung piano, naniniwala sila. Interview, hindi din. Okay? So yun daw ay nasa Bible din naman. Kasi sa Bible, may tinatawag ng Valley of Hino or Tophet or isang lugar yun na doon pinapatay yung mga dating mga bata. Okay? So sinasacrifice yung mga bata. Ngayon, abortion clinic na yan. Walang impyerno daw. Yan lang ay dinidescribe lang yung paghihirap ng mga tao. Ganun sila. Kung ganun ba totoo? Hindi. Okay. So, nagutom na ba kayo? Ano kasama? Aga pa. So, patuloy ko lang yung aking recording ha. Sa mga online.